Zamboanga. Hola, hola, fiesta de Zamboanga. Hola, hola, fiesta de Zamboanga. Hola, hola, fiesta de Zamboanga. Cada fiesta aquí me siento bien, alegre, bien animado. Manda flores está alrededor, manda bonita mujeres bien mudado. Manda un gancho de comida bien, sabroso y delicioso. Manda pinta de colores bien, alegría y renato. Maraming salamat. Mamaya, atin na silang mapapanood para sa ating runway show. Yes. So ito, sa Setas niya pwede mira mo, El Baile Talamakita, El Ola Dance Challenge. So a while ago, Yuri, yan launch kita ko neste. Diba? Na opening salvo del Zamboanga Hermosa Festival. Yes, and actually, ustedes, diyan mga classmates, pichene tamin chance para man join este na di aton hashtag Ola Dance Challenge. Si quiero ser es gana 5,000 pesos. All you have to do is to upload a video of the Ola Dance Challenge using the hashtag Ola Dance Challenge. So para pwede ustedes sabi, pwede man download ko na di aton kansyon, anda lang na Facebook page del Zamboanga Hermosa Festival. So tali al mga videos. Actually, chene pa si tutorial. Yes, chene kita tutorial ali that you can actually watch right now. Hola, Zamboanga! Yo si Denise. Yo si Vin. Y yo veo ustedes ambassadors para na Zamboanga Hermosa Festival 2016. Ahora, insinya kami con ustedes el Ola Dance Challenge. And para na di ating guidelines, first guideline is a minimum of 2 persons, like us. Or you can invite your family, friends, boyfriends, girlfriends, or classmates, or sino pa mayan ka relationship goals mo, ka squad goals mo, ka family goals mo, or... Goals. Good. And for the second guideline, you can add your own twist. Pwede ustedes comentar de ustedes own steps para que na mas bonito di atun bayan. And for the third guideline, format of the caption should be followed with proper hashtag, which is hashtag Ola Dance Challenge and hashtag Zambo Hermosa Fest. And lastly, the duration of the dance video is maximum of 1 minute. Para na dance to try this, for the third place, 2,000 pesos. For the second place, 3,000 pesos. And for the first place, 5,000 pesos. And there you have it, mga besh, mga besties, and everyone. So, let's do the Ola Dance Challenge! Gentlemen, mga classmates, kung gusto nyo pong manalo again ng 5,000 pesos, gawin nyo lang ang ating hashtag Ola Dance Challenge. May tutorial po yan sa Facebook. I-download nyo yun. Yung sinayaw kanina ng Headturners, ganun lang kasimple yung mga steps. Oo, so pwede nilang i-spice up, lagyan ng props or anything para kumanda.
nila bumongga yung video nila. Yes, and of course, Karen, at this point in time, gusto nating ilabas ang scores ng ating mga Headturners ng nakaraang challenge natin, which is the acting challenge. Okay, so makikita natin ngayon ang scores natin for the challenge 5 acting. Ayan. So, nakikita nyo po, puro letters lang. Walang mga pangalan. Yes, so in the name of transparency, nakikita nyo po sa ating LED wall ngayon ang current standing ng ating mga campus Headturners top 8 pagdating sa acting challenge. Ito ay score na binigay ng ating acting coach na si Kiko Miranda. We have classmate A. Ang score niya ay 91%. Siya yung pinakamataas. Sino kaya si classmate A? Sino kaya siya talagang... Later on, siguro malalaman natin. Of course, ang pinakamababa naman is si classmate G, Campus Headturner G, na nakakuha ng 75%. Mukhang hindi siguro natipuhan ng ating coach yung kanyang pag-arte. Kayo ba, sino sa tingin niyo si classmate A, B, C, D, E, F, G, at si classmate H? Sino sa tingin niyo? Si A muna, yung pinakamataas. Sino ba sa tingin nyo yung gumaling talaga sa pag-arte? Sino? May naririnig akong 40, Sydney. Oo, may narinig ako Benji, si Benjamin aka 40, si Sydney, si Chute, naririnig ko. So kanya-kanyang bets ito. Kanya-kanya talagang bets ito, Karen. Oo, sa ngayon naman, nagkaroon tayo last week nga ng ramp modeling workshop kasama ang ating special coach. And of course, gusto nating ipakilala ngayon yung mga judges natin na magbibigay ng grado sa ating ramp modeling or sa ating fashion show ngayong gabi. Yes, mga classmates, kilalalanin natin ang ating judge for tonight. We have a model / fashion designer, the very handsome Mr. Benji Alvarez. Mr. Benji Alvarez, everybody! Ayan, and of course... Hindi mawawala ang ating resident headmaster, ang head ng city events ng local government of Zamboanga City, na si Mr. Christian Olasiman. Yes, at I'm sure, Karen, excited na rin kayong mapanood ang ating mga campus Headturners top 8 sa kanilang pagrampa dito sa ating runway. Pero all that and more masasaksan ninyo sa pagbabalik ng Campus Headturners! And we're back dito po sa Campus Headturners. Ngayon po ay ating ipapakita naman ang mga tally ng kanilang mga text votes. Meron na nga po silang mga kanya-kanyang supporters. At I'm sure kayo mga classmates natin ay bumoto na rin through our Globe subscribers na text votes. Ngayon po ay ating ipapakita on screen ang current standing ng ating mga Campus Headturners sa kanilang text votes. Kung napapansin ninyo kanina sa acting challenge po natin na binigay ng ating grades ng ating coach na si Kiko Miranda ay nangunguna si classmate A sa pagkakataong ito para sa kanilang text votes naman sa pulso ng publiko. Ang nangunguna ay si classmate D with 43.99. Sino kaya si classmate D? Malalaman natin yan mamaya. Pero sa ngayon, I'm sure excited na kayo makita ang ating top 8. Kaya naman, classmates all over Metro Zambo, let's all welcome our Campus Headturners top 8 together with our classmate, Miss Karen Grafia. In the moment, I fight, oh, live. Baby, in that moment, you'll know it's real. Can you feel the pressure between your hip? I'll make you feel like the first time. You gotta get to love me harder. And if you really need me, you gotta get to love me harder. Love me harder. Harder, harder, harder. Love me,
Headturners. Maraming maraming salamat sa ating designers na sina Mandrake Servito and of course, Mr. Ernie Kwan. Yes, talaga naman ang gaganda at ang gagwapo ng ating Campus Headturners Top 8. So yan po ang kanilang first set para sa gabing ito. Coach Benji, ano ba ang masasabi mo sa naging performance ng ating mga Headturners ngayong gabi? Sa first set lamang, okay? Para sa set na ito. Yes, good evening everyone. Buenas noches con ustedes todo aquí. And happy fiesta kanaton aquí na ciudad de Zamboanga. Thank you for having me. So, SLD mio comment. Nevertheless, el performance de ustedes. Lahat ng performance niyo, every one of you nag-shine. Individually, meron kayong character na pinortray, na portray. Kumbaga. So, right now, yung pinaka nag shine sa akin is Darla. I really love the combination of kasi yung damit niya plus yung face niya, she really carried the dress very well. Kumbaga, she really modeled from the tip of her hair down to the tip of her toes. So overall, it really looks good. Then yung pinaka medyo na ano lang ako, medyo na off, but then it's nevertheless good performance kay Sydney. I'm very sorry, you really have a very pretty face, you really have a good body, the clothes look good on you, pero medyo na ano lang ako kasi you have to portray an image na kailangan medyo fierce, but then you smile, you can have smile pero like smile it's ano, too much. But nevertheless, guys, congratulations. You really have improved so much from the last time na I mentored you. And congratulations. And thank you so much for the designers, si Ernie Kwan and Mandrake Servito for sponsoring their clothes. So yun. Maraming maraming salamat, Coach Benji. Ayan, so narinig natin ang komento, ang suggestion ng ating coach for tonight. So maraming maraming salamat mga Headturners. We will see more of you later on. So meron pa po silang second set for our fashion show. So abangan nyo din po yan. Talagang nagandahan ako sa collection. Sobrang ganda, Karen. Yes, sobra as in. Wala akong masabi, kundi ang gaganda at ang gagwapo talaga nila ngayong gabing ito. I think naman, nabigyan naman nila ng justice yung collection ng ating mga local designers. Supportahan po natin ang ating mga local designers. I think they're going to have a show. I think, Sir Benji, can you plug yung fashion show? Yes. Kere era yung invita con ustedes todo. We will be having a fashion show. Fashion Designer Association of Zamboanga will be having a fashion show this coming October 10. It's going to be at Astoria Regency, 7 p.m. So kung si Chene Ocedes mga questions on how to get the ticket and for more information, just visit the nearest con Ocedes mga fashion designer shops around the city. Yes, so thank you so much, Sir Benji. Yes. Mga classmates, this di ato, no? Pwede sila mira conese to get inspiration, ideas in fashion. No? Pwede sila seres mira LDILA FDAS Fashion Show. And of course, mas marami pa kayong aabangan ng mga matitinding pasabog sa pagbabalik ng Campus Headturners! Campus Headturners.
ay nakita natin ang tally ng kanilang text votes at ang votes o scores o grade na binigay ng kanilang acting coach na si Kiko. Ngayon naman ay oras na para tingnan naman natin ang kanilang standing sa online voting natin. So mga netizens, you have cast your votes and eto na nga yun. Tingnan natin ang kanilang standing. Tingnan natin ang standing ng mga headturners natin for the social media voting. Number of likes ng kanilang acting videos. Ayan, so meron tayong classmates A to H. So nakikita natin ang highest number of likes is Headturner E with 1,169 likes. Yes, wow. Ganun kadami. Ang dami niyang fans, netizens. Kung maaalala niyo po kanina sa coach natin na si Kiko, ang binigay niyang pinakamataas ay sa ating classmate A. Sunod naman ay sa ating text votes na ang pinakamataas naman ay si classmate D. Para sa kanilang online voting naman, ang pinakamataas ay si classmate E. Ang tanong ngayon ay kung sino-sino ang mga headturners sa likod ng ating mga voting na ito. Oo, nakikita natin the lowest we have is classmate A with 285 likes sa kanyang acting video. So talagang malalaman natin later on ang kanilang total score for challenge number 5. And of course, nandito ngayon, gina-judge na ng ating mga jurado ang para sa challenge number 6, which is ramp modeling. Kaya, huwag na nating patagalin. Atin nang i-welcome once again ng ating mga campus headturners para sa kanilang second set of exposure. Once again, our top 8 campus headturners! Ladies and gentlemen, our first headturner, the Kawaii K-popper Nong Winsu, shoot! Ang four-dimensional talent ng ZNHS West, 4D! For the feisty sweetheart Nong Winsu, Darla! Let us all cheer for the provincial hati ng Winsu, Devon. Next we have a sweet baby doll Nong Winsu, Barbie. Classmate, the nice guy, Kuner ng Adzu, Ralph. For the fierceness of the Aztec princess Nong Winsu, Sydney. Way too be wrong. Caught up in your show, yeah. At least now I know it won't be.
at ang makulit na dance floor charmer ng brand, Ryan. Let us all welcome once again our campus Headturners Top 8. Casual exposure. And nakikita natin ang talagang magaganda at guwapo nating mga Headturners ngayon in their outfits. Na talagang sila lang actually yung nag-put together. Oo nga. So, bukod sa kanilang pagrampa ay nakikita nyo rin kung paano sila mag-ayos at magbihis. So, sila po mismo ang pumili ng kanilang isusuot para sa challenge na ito. Okay, so, syempre sa puntong ito, nais nating marinig ang komento ng ating guest coach para sa workshop na ramp modeling. Oo, tumatawa ang ating resident headmaster. Pero, Mr. Benji Alvarez, anong komento mo naman sa performance ng ating top 8? For me, for this set, yung pinaka talaga nag-shine, I really like the personality kung paano niya dalhin yung sarili niya was si, ano, Jude. Yes, I really like the fact na she is the kawaii K-popper in wimsuit. K-popper. Yes. I really like it kasi in character siya eh. Yung clothes niya, she looks Korean, very Asian. Ganun yung look niya, tapos yung dress niya. She's like, I'm here, I'm gonna conquer the world. Yung ganun ang dating. I really like the way she walk from very strong. Sabi nga ni Sir Christian, very strong. Tapos, the least for me na nag-ano is si Ralph. At this point kasi you really have to give something for once kasi you go out of stage, it should be entertaining even though you're just walking, but you really have to put on a show. So sa case kasi ni Ralph, the clothes really look good on you, you're a handsome guy, but nevertheless, pero I really want to describe isa-isa sila kung paa. So yun, I'm done with Jude. So right now, I'm going to yung reaction ko for 4D. I really like how you presented yourself on stage this time. Kasi you really became yourself. You were very playful, but then, alam mo, you really remained that mysterious, funny guy na everybody wants to be friend with. Kumbaga. Then with Darla, very pretty girl. I really love how she looks, how she stands. Pero yung reaction ko lang is, her clothes are very playful. It should be very casual, very friendly. So, medyo ano lang talaga, medyo seryoso lang talaga yung dating mo kanina. But then, overall, it's really good. So, si Devon naman, you really proved that you're a hottie. I really like yung get-up niya. It's really cool guy na very casual lang na, you know, I'm going to put on a shirt, jeans, ripped jeans, then boots. Way to go. Nice one. Then, for Barbie, I really like the color on her, the dress, her face, her everything, then how she walk on stage. I really like it. Really, good job. Tapos, kay Sydney naman, very, very, very pretty girl. And I'm really happy bumawi ka this time. I really like your performance. There was really an astig factor
since you're the Aztec princess of Adsu, are you like yung paano yung authority mo when you walk on stage? You're like, I'm here, I'm Aztec. So congratulations. And to Ryan, Ryan naman. Congratulations also. You really did well. Pero yung ano ko lang medyo, you really have to exude medyo friendly lang konti kasi yung outfit mo, it's medyo like boy next door. You really have to be like the cool guy, the friendly guy that everyone wants to hang out with. But nevertheless, you really did a great job. So congratulations guys for all the efforts, sa lahat ng mga improvements na ginawa ninyo. I'm really happy and I'm really proud to be your mentor for this challenge. Yan, maraming salamat our coach, Sir Benji Alvarez. At yan na nga, Karen, sobrang kinakabahan na for sure ang ating Campus Headturners Top 8 dahil sa mga pagbago-bago, talagang unexpected ang mga results na nakikita natin. At hindi lang yan, Yuri, palapit na rin ang announcement natin ng ating Top 6. Uulitin lang po natin, mula sa 8 ay mababawasan po sila ng 2 ngayong gabing ito. That means that from 8, they will only be Top 6. That's inevitable dahil talagang isang matinding kompetisyon ang Campus Headturners. Talagang may magpapaalam, ika nga may papasa at meron ding babagsak dito sa campus. Yes, pero alam ko Karen, bukod sa kanilang mga performance ay ang kanilang mga supporters pwede rin tumulong para hindi sila matanggal dito sa loob ng campus. Paano nga ba Karen? Panoorin natin ito. Classmates, you can now vote your favorite Headturner via text. Text CH space name of Headturner and send to 2948. 250 per text for Globe subscribers. Presented to you by Globe, creating a wonderful world. Yeah.
Headturners. Natapos na ang dalawang exposures ng ating top 8 campus headturners kung saan naipakita ang mga designs ng ating local designers na si Mandrake Servito at saka si Mr. Ernie Kwan. At sa ngayon ay oras na para tawagin natin ang ating campus headturners top 8. Starting off with the kawaii K-popper ng Winsu, Shoot! Ang four-dimensional talent ng ZNHS West, 4D! Sweetheart ng Winsu, Carla. Ang probinsyanong hari ng Winsu, Devon. Baby doll ng Winsu, Bobby. Ang nice guy crooner ng Abzu, Ralph. Ang astig princess ng Ansu, Sydney. At ang makulit na dance floor charmer ng Brent, Ryan. Again, tawagin natin ang lahat ng ating campus headturners top 8 to be on stage now. Hinahanda na natin ang stage para sa announcement of results from top 8 down to top 6. Maraming salamat once again sa A to Z fashion and event para sa mga outfits ng ating mga headturner girls. And of course, Mr. Ernie Kwan para naman sa outfit ng ating headturner boys. Maraming salamat sa suporta ng ating local designers para sa ating runway show for this evening. Okay, ngayon naman ating i-explain sa ating mga classmates kung paano nga ba natin makukuha ang bottom two na matatanggal tonight. Siyempre, explain natin ang ating judging process. Nagkaroon tayo ng dalawang challenges within 2 weeks kung saan pinagdaanan ng ating mga headturners ang challenges pagdating sa acting and of course sa ramp modeling. For our acting challenge, meron tayong apat na pinagkukunan ng scores. First is our scores coming from the coach na si Mr. Kiko Miranda. Pangalawa naman, we have our text votes kung saan na-explain ni Yuri paano mag-vote kanina. Of course, our social media votes kung saan pwedeng i-like ng mga fans, mga netizens, ang kanilang mga acting videos. And of course, the last one would be from our resident headmaster na si Mr. Christian Olasiman. So,
add natin ang mga scores na yon. I-divide natin by 4 to get our challenge number 5 score sa acting. And meron naman tayo ngayong score for our runway show, ang ramp modeling. We have our judges. So, i-add up lang po ang scores nila. At yan na ang magiging scores nila for the ramp modeling. Para makuha na natin yung matatanggal or madidismiss, i-add lang natin ang challenge 5 and challenge 6 na scores over 2 to get the final score. At malalaman na natin doon ang dalawang nakakuha ng lowest grades. At ngayon naman, Karen, syempre gusto natin marinig ang mensahe ng ating resident headmaster na talaga namang sinuportahan ng ating mga headturners mula sa umpisa hanggang sa dumating sila sa puntong ito na top 8 na lamang sila. Sir Christian? Alright, good evening, headturners, and to all the people who are still here. No, kanina pa tayo nagsimula as early as 3 p.m. and we're still here at Paseo Del Mar. I'm really, really proud. I feel happy and blessed to be part of the show and to be the headmaster of this competition. Nakita ko kayong lahat, no, from the very start during your auditions to all the workshops you've been to, and now we're here. And I'm proud to give you the Paseo stage. Dahil alam kong handang-handa na kayo for this to make the show bigger, to have a more better and bigger audience as well. At we had a good show. But at the end of the day, alamin natin that it is a competition. Meron talagang matatanggal every week until we reach the finals night. But sa mga matitira, it's a very close fight. Saan-saan yung mga sources of scores. So dapat pagtuunan natin ng pansin yung bawat sources of scores na yon para makasurvive tayo all the way until the finals. At the same time, yun ang mga matatanggal, we are still proud of you. Sabi ko nga sa anyong mga host, there is still life after Headturners. May mga nakita tayong mga wala na sa competition but gumaganda yung mga career nila in their own respective fields and profession. And I know in this industry, particularly here in Zamboanga City, you will have a place that is deserving for you to shine in your own light. So congratulations and thank you very much for giving us your best tonight. We are so proud of you, and whatever will happen tonight and whoever will win this competition at yung ibang matatanggal, you will always be a head turner no matter what will happen. So congratulations, God bless, and let's do this for God, country, and people. Muchas gracias. Maraming salamat, Sir Christian. And of course, we would like to tell our campus headturners top 8. Ito personalan na, medyo personal na kasi ang dami na rin po naming pinagsamahan together and sobrang nabuo na rin po yung aming bonding together. So guys, I just want you to remember that this is not the end of the road. This is just the beginning, and whatever happens tonight, whatever the results are, I want you to know that we are so proud of you, and you guys have made all of us so proud. Kayo mga supporters, proud na proud kayo sa ating campus headturners, di ba? Yan, maraming salamat talaga for sticking through thick and thin dito sa campus headturners. Talagang we're very happy na ang layo-layo na nang narating nyo, and talagang we will cherish the memories, the bond that we had here. And magpapatuloy yan. After Campus Headturners, we still have more in store for you guys, okay? Siyempre, masakit sa amin ang gawin itong job na ito. Pero kailangan natin magpaalam sa dalawa sa ating mga Campus Headturners. At sa pagkakataong ito ay hahatiin natin ang grupo into 4. Kaya naman, Headturners, kumanda na kayo para sa announcement ng ating results. Ang dalawang tatawagin naming pangalan ay ang magkapares. Chute and Sydney, please proceed to your right. Tawagin naman natin ngayon si Devon at Darla. Papunta dito sa left namin. Ayan. At ang susunod na pares ay si Fordy at si Ralph. Fordy and Ralph, magsabay kayo. That means yes. Ang susunod na pares ay si Barbie and at si Ryan. Ngayon naman, Campus Headturners, sa kada pares sa inyo, isa lang ang pwedeng masave. Pero merong pares na pwede namang dalawa silang save dahil sa gabing ito ay dalawa ang matatanggal.
So aling pares kaya may matatanggal? Yun ang tanong dyan eh. Malalaman natin yan ngayong gabi. Classmates, handa na ba kayong malaman kung sino ang matatanggal ngayong gabing ito? Sino sa tingin ninyo? Umpisahan natin kay Devon at kay Darla. Gusto namin pumunta kayo sa harap. Ang ating love team, Darvon. Ang team Darvon. Off and on cam. Uulitin ko lamang po, isa sa inyo ay tatawagin namin na safe sa competition. Ang isa ay delikado. Kaya naman, you are still safe and still a student of Campus Headturners. You are safe, Devon. That means, Darla, ikaw ay nalalagay sa alanganing sitwasyon. Susunod nating tatawagin ay si Barbie at si Ryan. Barbie and Ryan, just go to the front. Isa sa inyo ang safe, isa naman malalagay sa alanganin. Let's see, according sa results, you are safe. Barbie! Pwede ka na magdiwang Barbie dahil isa ka pa rin student ng Campus Headturners. That means, Ryan, medyo delikado ang kalagayan mo ngayon. Samahan mo si Darla. Samahan mo muna si Darla. Next pair natin, si Fordy at si Ralph. Fordy and Ralph, go to center stage, please. Isa sa inyo ay safe at isa ay nalalagay sa alanganing sitwasyon. You are safe! At magpapatuloy sa journey mo dito sa campus. 4D! That means, Ralph, samahan mo muna si Ryan and Darla. So sa puntong ito, safe na po si 4D, si Barbie at si Devon. Samantalang tatlo naman sa kanila ay nalalagay sa alanganing sitwasyon. Ipagpatuloy natin kina Shoot at kay Sydney. Isa sa inyo ang safe. Congratulations to Shoot! Kawaii kay Bobber ng Winslow. Safe ka na from the dismissal. Ibig sabihin, apat sa inyo, Sydney, Darla, Ryan, at Ralph, kayo ay nasa alanganing sitwasyon na matanggal sa gabing ito. Sino sa apat na nasa center stage ngayon ang matatanggal mula sa competition? Yes, gusto po naming ipalalahanan ng lahat na ang apat na po na ito ay hindi naman bottom four. Hindi lahat sila ay mababa. Merong mataas sa kanila, pero dalawa sa kanila ay sadyang mababa ang grado na nakuha mula sa ating mga headmasters sa ating online and text votes. Ang pangalang tatawagin ko ay safe mula sa class dismissal natin. Eh, handa na ba kayo, Headturners? How about ang supporters ng apat na narito ngayon? Ready na ba kayo? Congratulations! And you will still continue your journey, the Campus Headturners. Sydney Enriquez, you are safe. Ang pangalang tatawagin ko ay safe sa competition at mananatiling estudyante ng Campus Headturners. You are still in. You are still in. Darla! Safe pa rin ang ating feisty sweetheart ng Wimsu na si Darla, which means na si Ryan and si Ralph ang magpapaalam mula sa campus.
without you. Mahaba-haba na rin po ang kanilang mga pinagdaanan dito sa Campus Headturners at talaga namang nagpakita ng ang king galing ng ating nice guy crooner ng Adzu na si Ralph at ang makulit na dance floor charmer ng Brent na si Ryan. Atin naman silang kunan ng mensahe. Nais nilang sabihin sa ating mga fans, sa mga supporters nila. Ryan and Ralph, harapin natin ang ating mga supporters. Yan. Ladies and gentlemen, presenting to you, Ryan and Ralph! Tapangal po natin ang ating dalawang Headturners. Simulan natin kay Ralph. Ralph, anong masasabi mo throughout the journey? Anong mensahe mo? Gusto ko mag-thank you sa lahat-lahat ng sumuporta. Pati yung mga natutunan ko dito. Iti-treasure ko talaga. Hindi ko yun makakalimutan. Thank you so much, guys. I love you all. Si Ryan naman, ano ba yung bagay na hindi mo talaga makakalimutan sa Campus Headturners? Siguro without this Campus Headturners, hindi ko ma-meet si Sydney. Gusto ko mag-thank sa inyo guys for the support and not only you, but God rin. Yun lang. Thank you very much and God bless you. Maraming salamat Ryan and Ralph. Ayan. Okay, mag-alala, you will still join us sa ating campus tour within the week. Kasama pa rin natin sila. Campus Headturners would like to thank the following: the City Government of Zamboanga, Zamboanga Town Hall, Globe, Jaya Print Shop, To Go Travel, Artist Graphics, Mook's Autonomous Art Shop. Karen Grafia would like to thank Vince's Causer for her hair and makeup, and Muy Bien Bonita for her shoes. Yuri Choi would like to thank Christine International, Gabriel Cakes. For orders, please call 926-2572. And Vince Descalzo for his grooming. At yan nga po mga classmates, mula sa 8 ay 6 na lamang na natitira ang mga Headturners natin dito sa competition. Mula dito sa Paseo del Mar talagang naging mainit at matindi ang kanilang ramp modeling challenge and syempre naging heartfelt, heartbreaking naman ang ating announcement ng top 6 but all the same talagang may papasa at may babagsa. At syempre patuloy nyo pa rin suportahan ang ating mga Headturners. I-like nyo po kami sa aming Facebook page. That's Facebook.com/campusheadturners. Yun na nga po, and syempre panoorin nyo po ang aming show sa eMedia Channel 37 Sabado alas 10 ng umaga. At ang tanong sa mga susunod na challenges, sino kaya ang papasa at sino naman ang babagsak? Dito lang sa nag-iisang artista search ng Zamboanga, ito ang Campus Headturners!